Ang tawag po natin dito, time and motion study. Marapat na ginagawa talaga to dapat ng COMELEC, lalo na may mga bagong makina tayo upang masubukan natin ilang segundo ba o minuto mag-accomplish ng balota ang mga botante natin on the average. At the same time, alalaman din natin maayos din ba yung pagboto sa pamamagitan ng mga bagong makina at mga iba pang obserbasyon. So ibig sabihin, at least yung gagawin namin na general instruction para sa ating araw ng eleksyon, para sa ating mga guro, ay magiging basihan natin itong time in motion. Maaari hindi ganun ka-perfect, pero more or less guided kami. Hindi yung basta lang kami gumagawa ng guidelines, tapos hindi naman namin nasusubukan pa pala kung paano ipapatupad yung pagkukondak ng halalan sa araw ng eleksyon. For your initial observation so far, what time limit is most recommendable? Mga 30 seconds talaga siguro. Pero alam nyo, depende kasi yan, depende sa botante, pagka medyo nakakatanda, medyo siyempre nahihirapan na magsulat, pagka medyo may kapansanan. So sa atin naman, basta ang importante, hahabaan na lang natin ang voting hours, kasi kaya nga tayo mayroong 5 to 7 na exclusive para sa mga nakatatanda, yung tinatawag natin na early voting hours para sa mga may kapansanan, sa mga nagdadalang tao, na sana nga ma-avail nila yung mas maaga na pagboto para hindi sila kasabay nung karamihan. Sir, would you consider creating a room specifically for senior citizens na unlimited yung time limit? Meron po talaga tayong ganon. Yung tinatawag na EAPP, Emergency Accessible Polling Precinct. Halimbawa, lagi yan basta merong eskwelahan o merong botohan na may second floor at saka third floor. Yung mga nakatatanda dyan, mga may kapansanan, hindi na po natin pinapataas. Meron po tayong emergency accessible polling place, mga 3,000 po lahat yan sa buong Pilipinas upang hindi na mahirapan sila para sa pagboto. Yung pong mga balota nila, kukuhanin sa bawat presinto nila ng isang poll worker at pagkatapos ito po ay ibabalik sa kanila para ma-accomplish nila at saka po ibabalik sa mismong presinto. So again, meron po talaga tayong ginawa na mga rooms sa buong Pilipinas na magiging EAPP natin. Yes sir, but would you consider creating na walang time limit dun sa EAPP? Ay, yung EAPP po, walang time limit yon. Siyempre po, naunawaan natin yung mga nakatatanda, yung mga may kapansanan, mga nagdadalang tao, hindi talaga pwedeng persahin na mabilis. In fact, kahit naman po sa ordinaryong pagboto, walang makakapigil sa isang botante kung medyo matagal-tagal siya ng konti sa pag-upo niya habang nag-shade siya ng balota. Wala naman po tayong i-impose na time limitation sa pagboto po nila. Sir, but the time limit for the review? Sa pagre-review dito, tinitingnan din natin kung gaano kabilis yung mga makina, lalo-lalo na kapag pinasok yung mga balota. So siguro para sa akin, kahit na mag-stay ang isang botante ng mga 30 seconds hanggang 50 seconds, okay lang naman yon. Total, ang isang presinto, kalimitan, 10 botante at any given time ang pwedeng pumasok. Okay, so sir, no definite yet ng time limit when it comes to reviewing it? Wala pa. Pag-aaralan pa, titingnan natin yung makukolekta ng data dito at aalamin natin kung more or less ano ba ang average talaga at anong pwedeng ma-impose na limitation. Okay sir, separate topic, Alice Boy. Yesterday you said na nakakita kayo ng grounds for filing a complaint. Kahapon, sinabi po natin na yung ating law department, lalong-lalo na yung investigating panel ay sinasabi na meron pong basihan para mag-file ng formal na criminal complaint laban kay Mayor Alice Guth for misrepresentation. Base po sa mga dokumentong hawak namin at saka po doon sa fingerprints na in-examin po namin, 6 na fingerprints po yon. Nangangahulugan, yung Chinese si Alice si Guaping at saka yung Alice Guth ay isang tao lamang. Yan po ngayon ay nasa Commission en banc, pagdidesisyon na namin kung dapat bang i-adopt ang recommendation ng law department na file ng criminal complaint si Mayor Alice Guth. At malalaman po natin ang sagot sa katanungan yan hanggang early part ng next week. At atin po naman yung nire-review at tinitingnan isa-isa yung mga dokumentong naipresenta po sa atin. Sir, regardless of the decision ng NBank, would this mean na hindi na siya makakapag-file ng COC kamakulong? Ay, lahat po ng tao, anuman po ang paniniwala nila, si Bathala, naniniwala sa bituin at saka sa buwan, naniniwala sa mga duwende, o kahit na sino pa man na may kasong pending sa korte, makakapag-file po ng Certificates of Candidacy. Wala pong karapatan ang COMELEC, local COMELEC namin, na magtanggi o mag-review sa mga magpapail ng Certificate of Candidacy. Kung pagbibigyan yung mga COC, ibang usapan po yon. At yun, later na lang po natin masasagot yung bagay na yan. Okay, sir, Marcoleta naman po. You mentioned
mentioned that you're willing to face the House investigation. What do you make out of the representative's hesitance to file a case before the ombudsman? Alam niyo po, napakadami po namin na-discovery. Una po, yung lahat po ng pagtanggi ko ay under oath. Yung pong aking waiver ng lahat ng accounts nito ay under oath. Pinanumpaan ko po yon para pagkamali ako, pwede ako makasuhan ng perjury. Ang atin lang po sanang request, sana naman yung akusasyon under oath din para fair. At number two, ako po kasi pwede akong demanda pag kami binanggit akong pangalan. Tayo mga ordinaryo mga mamamayan, pwede tayong idemanda sapagkat wala naman tayong immunity. Sila po merong immunity pagka nagsalita sila. So parang hindi naman po pantay ang laban sa buhay na ito. Kawawa naman po yung mga katulad natin, mga ordinaryong tao lang. Napatunayan na po namin peke po yung mga accounts. Maaaring original yung account, iniba ang pangalan. Ibig sabihin, kahit kayo pong lahat na nanonood, nakikinig, kahit po tayong lahat na naandito, magsubuk po kayo sa inyong account na banko. Magpadala po kayo kahit pisong duling. At pagkatapos, baguhin niyo po yung account name, pero parehas ang account number. Tingnan niyo po kung successful pagda-transfer ng pondo. Sasabihin ko po sa inyo, successful. Sapagkat ang kumokontrol sa lahat ng banko, kahit sa abroad, ay yung mismong number ng account. Basta parehas ang number, kahit si Batman yan, Superman, Wonder Woman pa yan, na pangalan niyo, papasok at papasok. Yan po ang ginawa sa akin. Na-trace na rin po namin. Alam niyo po, doon sa pinakitang dokumento, tingnan niyo po yung mismong consulting firm na nagpadala ko noon ng $100 doon sa New York Bank na sinasabi. Doon niyo po malalaman pagka tin-raise niyo lahat kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sana po ma-research po ng mga kababayan po natin. Ngayon po, handa po akong humarap sa kahit na anong pagdinig sapagkat wala naman po ako kahit isang foreign account, wala po kahit isang property abroad. At the same time, wala po ako kahit na local accounts na binabanggit po nila. Yung anim na local accounts po, napatunayan ko po. Nag-issue sila lahat ng certification. Fake lahat yung accounts po na yan. Bakit naman po ganun? Dumadating tayo sa puntong kinakailang mameke ng mga accounts. Palabasin na peke ang mga accounts para lang palabasin na may account po ako dyan. Uulitin ko po. Wala at hindi pa po ako nakakapunta sa mga bansang binabanggit nila. Sa Amerika, kahit isang paa, hindi ko pa po natutungtong sa mismong lupain ng Amerika o kahit sa anong teritoryo ng Amerika sapagkat wala po akong visa sa United States. Wala po akong visa sa Cayman Island. Wala po akong visa sa kahit anong bansang binabanggit nila na kinakailangan ng visa. Hindi pa po ako nakakapunta. Nag-research po kami. Mukha po hindi ka makakapag-open ng accounts kahit sa Cayman nang hindi ka personal na pupunta doon. Doon naman po sa Amerika, hindi ka makakapag-open ng account kung ikaw ay hindi residente ng Amerika, permanent resident at citizen ng Amerika. Bakit? Kakailanganin po yung social security number eh. Eh sino po ba may social security number? Yung kundi mga Amerikano lang. So para naman pong pinaglololoko tayong lahat. Sana naman po wag ganon. Sir, I understand that you mentioned that they have immunity, but what legal recourse are you looking at to at least put a stop to this so that the COMELEC can focus already on the 2025 election? Hindi naman po nawawala yung aming atensyon sa 2025 national and local election. Yan po ay pagpapatunay nitong ginagawa nating time and motion study. Ang sinasabi ko nga po, hindi na baling akong atakihin, sirain ng puri, karangalan, dangal. Wala pong problema sa akin yan. Wag na wag lang po idadamay ang Commission on Elections at ang mga tao nito. Okay na po ako, kaya ko po lahat yan, lalo pat katotohanan naman ang nasa tabi ko. Ang akin lang pong sinasabi, itong mga pagbabato ng putik o dungis sa ating pong palagay, ay isa lang ang punto sapagkat kung napansin niyo po, sa lahat ng press conference, sa lahat ng pagsasalita nila, sasabihin corruption, bribery, ano yung panghuli? Gamitin ang mga lumang machine. Parang hindi po tumutugma yun. Corruption, bribery, tapos gamitin ang mga lumang machines. Parang bakit po? Kayo na po ang magtanong, ang magsumagot sa katanungan. Bakit kinakailangan i-insist sa atin na gamitin ang mga lumang machines kung ang issue ay corruption o bribery? Hindi ko po makita yung connection ng dalawang yon. So, again, ano ang legal recourse? Madami pong legal recourse naman kahit may immunity. Kaya lang, alam nyo minsan, mas maganda pang ipakita mo na lang na nasa katotohanan ka kesa magpapail ka ng mga sari-saring kaso. Sa bandang huli naman, ang sambayan na magsasabi kung sino ang nagsasabi ng totoo base sa kung ano mismo yung dokumentong pinipresenta. Hindi naman po ako nagpresenta ng dokumento eh. Sila. At doon sa dokumento nila, kitang-kita po. Kitang-kita rin kung sino ang nag-open ng mga fake accounts na yan. Eh po, kitang-kita. Kaya po sana ma-research ng mga kababayan natin nandun po sa kaliwang parte ng pinakitang dokumento. At doon po malalaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito.